Tinawanan niya mga idol itong si Kyle Kuzma ng kanyang mga teammates matapos niya nga itong gawin sa gitna ng laban. Pero bago natin yan pag-usapan at ipaliwanag ay eto muna ang mga big men na talaga namang malulupit pagdating sa pick and roll. Ngayon nga ay lumabas itong statistics na ito kung saan ito ang highest volume rollers in the pick and roll plus their roller efficiency. Ang nangunguna dyan si Joel Embiid mga idol, pangalawa si AD, Ayton, Bam Adebayo at si Vucevic. Itong si Embiid mga idol, kapag sila ay nagpipick and roll ay umiscore nga ng 1.19 points per possession. Si Anthony Davis pangalawa with 1.28. Ibig sabihin lang niya ng mga idol kapag nga nagpipick and roll at ang roller ay si Anthony Davis at si Joel Embiid ay parang almost automatically nagre-resulta nga yan sa puntos. It could be in the paint, it could be in the mid-range, or it could be in the free throw line. Yan nga mga idol ang mga posibleng maging resulta kapag ginamit mong roller. Itong si Embiid, AD, Ayton, Bam at si Vucevic. Silang lima mga idol ang top players pagdating nga sa pagiging pick and roll partner. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang naging laban na itong ang Wizards pati na rin ng Pistons. Kung saan nakita nga ng Wizards na makashoot ng game winning shot itong si Daniel Gafford na nagresulta nga ng kanilang 119-117 win. Kung saan itong si Gafford ay meron lamang 8 points pero ang isa dyan ay clutch basket na nagpanalo sa kanilang team. Nanguna si Billy with his 32 points, Porzingis 24 points at si Kyle Kuzma may 23 points. Bago natin pag-usapan ang epic fail moment ni Kuzma mga idol, ay bigyan pansin muna natin eto nga si James Wiseman. Dahil ever since siya ay matrade away from the Golden State Warriors, ay napapakita na nga ni Anthony James Wiseman ang kanyang tunay na potensyal. At eto nga ang Detroit Pistons ang nakikinabang dyan. Sa paglalaro niya nga mga idol ng 34 minutes sa labang ito, ay meron siyang 21 points, 5 rebounds, 3 assists, isang steal at dalawang block, shooting 10-for-13 sa field, 77%. At pinangan niya nga rin mga idol ang mga NBA fans matapos siyang ang i-ankle breaker itong si Daniel Gafford sa move na ito. At napaisip nga rin ang mga fans dahil mala Anthony Davis nga daw ang skills nito ni James Wiseman mga idol. He can dribble, pass and shoot. Kaya naman hindi nga daw dapat na sentro lamang ang posisyon ni Anthony Wiseman. Dapat niya daw minsan maglaro ng 4. Dahil very skilled na player nga daw itong si James at parang masasayang nga lang daw kung tatayo lang siya sa gilid at magiging sentro ng isang team. Hayaan nga daw na ilabas ang kanyang dribbling skill, finishing skill at ang shooting sa paglalaro sa kanya bilang power forward. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang epic fail moment ni Kyle Kuzma laban niya dito sa Pistons. Kung saan itong si Kyle Kuzma ay gusto yata ang maging Stephen Curry. Kaya nga tumira siya ng 3-pointer sa bench pa mismo ng kanyang team at napanulok pa itong si Kyle Kuzma. Mukhang ang maganda ang pakiramdam ng kanyang bitaw sa 3-pointer at maganda nga rin ang kanyang nilalaro sa labang ito mga idol. Kaya naman naging very confident itong si Kuz na tumalikod matapos ng kanyang 3-pointer attempt. Kaso mga idol, ang problema, ang ganda na sana ng ginawa ni Kuzma na pagtalikod sangtong-sakto kaso yung resulta ay hindi nga maganda. Namintis nga mga idol na nagresulta na pinagtawanan nga siya ng kanyang mga teammates na mismo matapos nga ng kanyang shocked in a full moment. Masyado nga daw kasing napaaga ang selebrasyon ni Kyle Kuzma mga idol at nag-feeling Stephen Curry nga daw siya.